Maraming paaralan ang kinulang sa classroom sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Sa Rosauro Almario Elementary School sa Maynila, tatlong shift ang kailangan para lamang magkasya ang lahat ng estudyante sa paaralan. Live mula sa Tondo, Maynila, nasa frontline ng balik ng yan, si Justin Punsalang. Justin, magandang umaga. Kamusta naman yung ikalawang araw ng pasukan dyan? Nakapag-adjust na ba yung mga estudyante, yung mga guro at mga magulang? Gretchen, maulan na panahon ang sumalubong sa ikalawang araw ng pasok dito sa Rosauro Almario Elementary School sa Tondo, Maynila. Pero mukhang hindi ulan o panahon ang magiging problema, kundi yung kakulangan ng classroom dito sa eskwelahan. Ang Rosauro Almario Elementary School ang may pinakamalaking populasyon para sa elementarya sa buong lungsod ng Maynila. Sa huling datos, mayroong higit 7,700 estudyante sa paaralan. Yun nga lang, isang building na may 16 na classroom lang ang nagagamit ngayon dito dahil ginagawa pa ang ibang bahagi ng eskwelahan. Ang diskarte ngayon ng paaralan, gawing tatlong shift sa isang araw ang mga klase. Tig 2 araw lang din ang pasok ng mga estudyante kada antas. Bagay na tanggap naman ng mga magulang. Anila, mas maigi raw ang limitadong oras ng face-to-face classes kaysa sa nagtitiis ang kanilang mga anak sa online classes. Sa susunod na taon pa, tinatansya ang matatapos ang pagtatayo ng karagdagang gusali dito sa Rosauro Almario Elementary School. Kaya ayon sa principal, mananatili ang kasalukuyang schedule ng mga estudyante. Para matutukan ang pag-aaral ng mga bata, may mga iuuwi silang mga module. Kung kinakailangan naman ng dagdag gabay mula sa mga guro, magsasagawa ng remedial classes para sa mga estudyante ito. Narito naman ang pahayag ng ilang mga magulang at opisyal ng paaralan. Medyo malungkot kasi medyo parang kulang talaga sa ano. Kasi nung last na online, talagang hindi siya nakakasabay gawa ng internet connection, is mawala-wala. Importante lang sa akin makapasok siya ng school, makita niya yung mga teacher niya, makita niya yung mga classmate niya. May mga trabaho din ako pa isa-isa sa labas, yung mga ginagawa ko. Kaya hindi ko siya natututukan kasi yung nanay niyan wala dito. Yung kinikater namin ngayon na face-to-face, ito yung mga merong challenges sa pagbasa. Marami dyan mga non-readers because of 2 years gap na naranasan ng mga bata. Gretchen, sa ngayon, ang pangunahing tinututukan ng mga guro dito sa Rosauro Almario Elementary School ay yung mga basic tulad ng reading, writing at arithmetic. Kaya doble kayon sila na pagsamasamahin yung mga ituturo sa mga mag-aaral para makabawi doon sa mahigit 2.5 years na online classes. Gretchen? Justin, yung tatlong shift na yon, mula anong oras hanggang anong oras yung isang shift? Maaari mo bang idetalye sa amin kung paano yung buong araw at na-schedule nila dyan? Okay, so para sa Lunes at Martes, nakalaan yon para sa grade 6, grade 3, kinder at grade 1. Yung grade 6, meron silang 6 a.m. to 8:40 a.m. at meron din silang 9 a.m. to 11:50 a.m. Ganun din sa grade 3. Yung kinder naman, sila yung 12 noon hanggang 1:40 p.m. At grade 1, sila yung panghapon na mula 1:50 p.m. hanggang 3:20 p.m. At meron din silang 3:30 p.m. hanggang 5:10 p.m. So ganitong oras din yung ibinibigay naman para sa grade 2, 3, 4 at 5 na ang klase naman nila ay mula Miyerkules hanggang Huwebes. Gretchen? Diyan din ba sa paaralan na yan, pinagbabawal din yung pagpasok ng mga magulang sa loob ng eskwelahan? Kasi kahapon maraming crowding na nangyari. Tapos nakita natin, napansin natin, yung sa pagpapalit ng shift, doon nagkakaproblema na nagsisiksikan at syempre nasa pandemya pa rin tayo. Yes, Gretchen, bawal pa rin yung paghahatid ng mga magulang sa loob ng itong building nila dito. So yung mga magulang, pwede silang ihatid hanggang doon sa pinakakalye sa tapat ng school. Pero pag pasok doon sa loob ng gate, bawal na silang samahan ng kani-kanilang mga magulang. In terms naman doon sa tanong mo kung paano yung pagsasalubong ng mga estudyante, meron kasing mga 10-minute na pagitan yung first shift at second shift hanggang third shift.
So medyo hindi talaga nagsasabay-sabay kasi may konting allowance na ibinibigay yung paaralan para kumbaga paglabas ng first shift, hindi nila makakasalubong yung papasok naman para sa second shift. Gretchen? Sa pagkakausap mo sa mga guru dyan, ano ang sinabi nila dun sa pagbabasa at yung pagbibilang ng mga estudyante, yung level of reading comprehension, pati yung math skills ng mga estudyante, at anong strategiya ang binabalak nila bilang ito nga medyo madami-dami, parang madami yung estudyante, tatlong shift, paano nila ipagsasabay at hahabulin yung dalawang taon na kakulangan at learning loss? Gretchen, yung sa Tagalog o Filipino na pagbabasa, medyo walang problema yung mga mag-aaral kasi nagagamit naman nila sa araw-araw na buhay. Yung English, yun yung medyo problematic kasi nga hindi natututukan noong panahon ng nag-online class sila. So ngayon, ang ginagawa nila, pinaghahalo yung pagtuturo ng reading sa ibang mga subjects. So for example, science yung subject. So habang itinuturo, for example, yung topic for the day o yung science subject na yon, may reading din na nagyayari sa loob ng classroom. So natututo na yung mga estudyante tungkol sa science, tapos nahahasa pa yung kanilang reading skills. Gretchen? Bilang huling katanungan na lang, ano bang pinaplano ng eskwelahan? Dahil nga, by November, kailangan na full face-to-face classes na lahat ng estudyante. Meron bang mga bagong hinahandang classroom? Paano sila tinutulungan ng LGU? Well, unfortunately, Gretchen, yung pagtatayo ng mga karagdagang building dito sa Rosauro Almario Elementary School ay aabutin pa hanggang susunod na taon kasi 700 days daw yung ibinigay sa kanila para mabuo yung mga buildings. So unfortunately, talagang itong nag-iisang building kung nasan tayo ngayon, yun lamang talaga yung magagamit ng 7,700 plus na mga estudyante. So sabi ng principal nila, unfortunately, kailangan nilang panindigan o kailangang magsistay sila doon sa 2 days na pasok, tapos yung almost 3 hours lang na pasok every 2 days na mga estudyante. Tapos minsan ginagamit din nilang classroom yung hallway at yung roof deck nila, binubunga na nila. So doon din naman sila nagsasagawa naman ng remedial classes kung kinakailangan. Gretchen? Mukhang tiis-tiis ulit mga kapatid at sa ating mga batay. Galingan niyo po at nandito po kami sa likod ng mga guro na masisipag dyan mula sa Maynila. Maraming salamat, Justin Punsala.